sa kabila ng lumabas na balita at magkasunod na temporary suspension sa paggamit sa AstraZeneca vaccines sa ibang bansa. Nanindigan ang Saudi government na safe ang bakuna at pumasa ito sa Saudi Food and Drug Authority validation at approval process. Ayon sa mga otoridad, walang dapat ipangamba kaya mas lalo pang pinaigting ang kampanya sa bakuna. Kasunod nito, mas dumubli pa ang mga nagpabakuna ayon sa Ministry of Health na sa 5 milyon na noong Abril 5. May 587 centers ang bukas araw-araw. May centers din na bukas 24 oras at may drive-thru depende sa gusto ng residente. Sa dami ng gusto magpabakuna, nauubusan na ng schedule sa booking ng Sihati application na gamit ng Ministry of Health. May mga Pinoy inabot ng 2 o 3 buwan bago naaprobahan dahil matyaga silang naghintay. Sa wakas, tapos na rin akong nagpabakuna. So far, wala naman akong ibang nararamdaman na side effect tulad ng sinasabi ng iba. First dose ko is last week lang. Matagal-tagal din, nag-antay kami ng mga almost 3 months. At first, meron tayong mga pangamba kung regarding doon sa vaccine. Pero kasi, yan yung mga in-endorse ng isa sa mga vaccine na in-endorse dito sa Ministry of Health dito sa Saudi Arabia. So, pumunta pa rin ako doon at nagpabakuna. Nawala naman yung pangamba. Sinubukan namin sa TRC News team na magpabakuna. Ako, gamit ang drive-thru vaccination at si JP Aleta, regular process. Sa loob lang ng 20 hanggang 30 minutos, tapos na ang bakuna dahil sa maayos ang sistema. Tumugon naman ang mga employer sa abiso ng Minister of Health na iparehistro ang mga family drivers at household service worker para sa libreng bakuna. Strong headache at saka fever lang yung experience ko. And sabi ng employer ko, normal lang daw yung side effect na yun. Huwag na kayo matakot, protection natin to. Walang iniinging bayad yung Saudi government, kaya malaking pasalamat ko dito. Mga ka-OFW ko na tayong lahat ay free binibigay ng Saudi government ito at wala silang iniinging bayad. Kaya maraming salamat sa Saudi government sa kanilang pagtugon tungkol dito sa COVID-19. May mga Pinoy ang nag-walk-in na lamang at tiniis ang mahahabang pila sa labas ng isang center sa Riyadh dahil required sa kanilang opisina. Walk-in po yung nangyari para sa akin kasi nung nag-try ako sa appointment, wala na po akong nakitang slot. Simula po ako alauna ng hapon hanggang 3:30 ng hapon. Kapasok po ako dun sa dome, sa waiting area. Kagandahan doon, after, pumunta ako ng 6:30 to 6 p.m. Tinawag ako for second para na sa registration. May assist po tayo ng mga kabayan natin doon kung saan tayo pa-vaccine, kung saan yung slot na available tayo. Dumadami na nga po yung cases dito sa Riyadh, Saudi Arabia, and since pauwi na rin po kami in a few months, kaya nagpursige talaga kami na mabakuna kaming family, kaya naghanap kami ng mapapabakuna. Penalties and violations sa protocol violators. 1,000 Saudi riyals o katumbas na 13,000 pesos sa mga walang face mask sa mga pampublikong lugar. 200,000 Saudi riyals o katumbas sa 2.6 million at 2 taong kulong sa lalabag sa quarantine measures. 100,000 Saudi riyals to 1 million Saudi riyals o katumbas sa 1 million to 13 million pesos at 1 taon hanggang 5 taong pagkakakulong sa nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa COVID-19 sa social media. Nagbabala naman ang Ministry of Health at Ministry of Interior na parurusahan ang mga lumalabag sa safety measures at protocols. Maski marami ang nabakunahan, tumaas din bigla ang mga kaso ng mga nagpositibo sa kaharian. Paliwanag ni Lieutenant Colonel Talal Al-Shalhoub, spokesman of Ministry of Interior sa isang press conference noong April 5. Ang bigla ang pagtaas ng COVID cases araw-araw ay dahil sa kapabayaan at hindi pagsunod sa ipinapatupad na protocols.
Ayon sa mga otoridad, nakapagdala ng 27,083 violations noong nakaraang linggo. Noong Marso 24, naglabas ang panibagong kautusan ang Saudi government na simula Mayo 13, mandatory na ang vaccination sa mga manggagawa sa public transport, gym at sports centers, restaurants, kasama ang mga fast food workers. At yung mga kapatid nating Muslim na dadalo sa Hajj pilgrimage ngayong Abril. Lindon Gamil Abalye, TFC News, Riyadh, Saudi Arabia.